At last, nakita na rin ni Recontech ang dahilan kung bakit ayaw umikot ang Mitsu Tech electric fan na ito. Halina kayo at sama-sama natin subaybayan ang part 2 na video na to. Yun. Tapos, yung katapat naman niya sa baba. Ayan. Dalawa lang muna ang ating ilalagay mga guys. At mga daddy, maging ang mga mami na sumusubaybay sa Recontech channel. Yahoo! Ayan. Meron pa tayong viewers at subscriber na nanonood sa Singapore. Wow! Maraming salamat, ma'am. At sumusubaybay ka sa Recontech channel. Ito. Sana pakinabangan natin lahat ng mga viewers ko ngayon. Ganun lang po yung pag-align, konting palo lang po. Muna. Ayan, may luwag na po siya. Okay? Ito ay testing lang po. Balikan natin yung pagpapalit ng bushing mamaya. Itong bypass na to ay tatanggalin ko na. Ayan. Hindi ko naman kailangan yan. Balutin muna natin ng masking tape para hindi tayo makuryente. Ayan, may supply po. Ayan eh. Ayan. Ayan. Okay. Tapos, kabit natin yung capacitor. Ayan. Ayan, capacitor. Bakit ganun? Ayan, capacitor. Ilagay natin sa 1. 1 na po yan. Meron ba tayong aandar na ba yan? Atin pong tetestingin. Uh-oh. Okay. Ayan, pagkatapos natin maikabit yung kanyang capacitor. Ayan, at tapos malubay na rin siya. Ayan. Ito ay kung mag-work na ba siya. After natin na mapalitan ng thermal fuse. Ayan, naikabit na natin. Tapos, na-measure na natin yung mga resistance ng bawat speed. Meron na kaya siyang power? O iikot na kaya siya? Okay. Lagay natin at sasaksak natin sa plug. Ayan. Asaan ka na plug? Nawawala. Ito po ang plug. Atin na pong nakalagay na po yan sa number 1. Ayan, naka-1 na po yan. Aandar na kaya? Ay, wala po. Oh? Wala po. Ano kaya ang issues? Tanggalin ko muna. Dahil hindi siya nagparamdam o what? Hindi man lang umikot ito, ay ating imi-measure guys yung kanyang original na capacitor kung meron tayong mami-measure. Tanggalin muna natin. Ayan, ito ang kanyang original na capacitor. Ito yung ating multimeter. Lagay natin sa ayan, sa capacitor settings. Ayan. Ayan, may NF dyan. Means nanofarad. Ayan. Okay. Matuturin kayong mag-set ng inyong multimeter kung paano magsukat ng capacitor. Ayan po ang capacitor natin. Kahit babaliktad po natin mga guys at mga daddy, ang pag-measure dyan ay wala pong problema. Dapat may masukat tayo dyan na 1 point. Ano bang value nito? 1.5 dapat. Medyo patagalin lang natin ng konti. Sabihin nyo, niloloko ko kayo. Ayan po, papakita ko po sa inyo ng gusto. Ayan o. Oh. Yan. Ay wala po. Wala tayong masukat. Mga guys, yan, wala na pong laman yung capacitor na to. Ayan,
Kung mapapansin nyo, parang nagbubuntis na siya. What? So, lagay natin yan. Kuha tayo ng bago. Ayan, katulad nito, bago. Ayan. Ating imi-measure. Dapat ay may masukat tayo dahil 1.5 siya. Ayan. Pangita po, 1.514. Okay na. Ayan. Pwede bang baliktarin, Mr. Recontec, ang pagsusukat? Ayan, binaliktad ko na po. Oops. Ganun pa rin po. So, good po ito. Pag naihinang ko yan, aandar na kaya? Yun ang tanong ng ating mga viewers. Subukan na po natin na ilagay at i-wiring dito. Ayan. Atin muna ang temporary na ikabit. Then, try natin. Mamay, ayusin na lang natin yung wiring, guys. Yun. Dumikit na po. Ayan. Diyan lang muna siya. Medyo ingat lang din tayo, mga newbie. Ayan. Kasi nga, under experiment tayo, trial tayo kung mag-work na. So, number one pa rin yan. Atin nang isasaksak uli. May thermal fuse naman yan, kaya hindi tayo dapat matakot. Okay? Mag-work na kaya. Usod natin ng konti para makita natin yan. Ito yung kanyang LC. Tapos, ito yung kanyang saksakan. Ayan, magwo-work na ba? Yun, nakita nyo yung gumalaw? Yun, oh. Yun, miikot na. Kita nyo yun? Yun! Maingay nga, di ba? Naririnig nyo? Oh, yun, oh. Kasi nga, may problema po yung busing. Alright, guys. It's gonna be work. Okay. Atin nang i-apply yung ating analysis na using 5B. Okay, o 4B. Unang tanong, bakit ayaw umikot? Yun yung unang tanong, bakit? Bakit number one? Dahil ang kanyang thermal fuse ay sira. Pangalawang, bakit? Bakit nasira ang thermal fuse? Ang sagot doon ay nag-overheat. Bakit kaya nag-overheat? Ang sagot doon ay natuyuan ng langis sa busing. Nag-replace na ako ng thermal fuse. Ang busing ay working pa naman, pero ayaw pa rin umikot. Ano ang pwede pang tanong? Ano naman yung pang-apat na bakit? Bakit kaya wala nang laman yung kapasitor? Dahil end of life na siya. Ayaw niyang umikot. So hindi na tayo aabot sa panglima na bakit? Kasi natumbok na natin kung ano yung root cause ng ayaw umikot. Ito yung kapasitor. Okay? Kasi bakit? Napalitan na natin yung thermal fuse ng brand new. Okay? Pinlog-in natin. Ayaw pa rin. Okay? So, nagtataka ka. Bakit kaya bago na ang thermal fuse? Ayaw pa rin. Resistance, okay naman na. Ayaw pa rin. Ayun. Hanggang sa pumunta tayo dito sa kapasitor, ay wala na palang reading, mga guys. So, ang root cause niya ngayon, kung bakit ayaw umikot, ay dahil wala nang laman na ang kapasitor. So, nagpalit tayo ng brand new. As you can see, umikot na po siya. Okay? Kung gusto niyang subaybayan at paano natin palitan naman yung busing niya sa dalawa para recondition na siya, ay subaybayan niyo po. Isishare ko po sa inyo to pagpapalit ng busing kung wish niyong ituloy ang pagnonood. Okay? Kalasing ko na ulit. Ayan mga guys, katulad ng sinabi ko, ay aking isishare sa inyo kasi napagtiyagaan nyo na sundan at napagtiyagaan nyong tapusin ang video na ito. Ito naman yung pabuenas ko sa inyo. Dali lang po ito, klase ng
retainer ring yan, yung bulak-bulaklak. Napakadali lang po yan. Okay. At ilang po itutulak dito sa ibabaw. Yan, diretso lang. Walang sikre-sikreto dyan. Diretso lang na pagtulak. Yan. Tutulak lang po dito para makalas. Yun, nakalas na po. Lumusot na. Papakita ko sa inyo. Ito na siya. Charang! Ayun po oh. Diba? Umakadkad na. Ito na yung luma. At tuyong-tuyo na po nga naman ng langis. Ayan. Atin lang po yan. Ibabangon yung mga bawat bulaklak. Ayan. Yung tatlo sa taas. Sa dito taas ang sinasabi ko dito. Sa kanan. Sa side. Ayan. Ito po yung pinaka-poste kasi. Kaya taas ang sinabi ko. Tama. Ito naman yung part na baba. Tama. Yung tatlo po sa taas ay atin pong ibubukadkad. What? Actually, bubuka po ito eh. What? Sa pakiramdam ko eh. Bubuka po ito. Ganito lang po yung gagawin natin. What's me mga viewers at newbie. Yan. Ayan. Atin lang muna ng temporary na nakanganga. Tapos tulungan natin sa ibang side. Hindi po maiwasan na hindi matakpan. Pero papakita ka po sa inyo yung development mamaya. Ayan. Ayan po. Kitang kita yung kanyang pagbukadkad. What? Kita nyo ba? Ayan. Bumangon na po. Lulusot na kaya ang busing dyan? Yun ang tanong ng ating mga viewers. Kasya na kaya? Yun ang tanong. Ayan po. Kita nyo ba? Ayan o. Ayan. Kasya na siya, diba? Ayan. Sadali lang naman po ah. Magkabit ah. O, diba? Akin, katulad nung nakabukadkad doon sa gilid, nakanganga, diba? Atin lang pong itutum... Yun, narinig nyo. Tapos na. Ganun lang po. Kabilis. Ayan o. Matigas na po. What? Ngayon, kita nyo ba yon? Yung part na yan? Hindi po yan nakadikit. Akin lang pong itutumba. Ayan. Hihilutin nyo lang po. Yun yung mga naitulak kanina. Para ano lang po, katulungan niya na mag-grip yung ating busing. Tapos, tetestingin nyo lang po kung nag-grip na niya ba. Ganon. Yan, testingin natin. Ayan, naitumba ko na po. Ating pong galaw-galawin kung matigas na po. Ayan, matigas na po. What? Ayan. Hirap na po galawin. Yung tipong hindi naman siya sasama, mga newbie, yung pag umikot po yung rad mo, what? Ay hindi po siya kasama sa pag-ikot. Yun po yung importante doon. Eh wala po siyang langis, Mr. Recontec. Siyempre naman, lalagyan natin ng langis. Pero salamat pa rin doon sa paalala mo. Ayan o, oh, lalagyan natin yan. Tuyong-tuyo na po siya eh. Sabik na ng mabasa. What? Yung langis. Ayan. Ayan. Ang dami na. Ngayon, abang ninanamnam niya yung langis, ay atin naman isunod yung kabila. Ilagay muna natin yan sa isang tabi. Dito naman tayo sa kabilang casing. Okay ba sa inyo? Ito po. Ang kabilang casing. Iwasan lang natin na yung ating motor ay masugatan. Kaya ang payo ni Recontec dyan ay balutin nyo po ng panibagong tela. Okay? Panibagong tela. Katulad nito ay babalutin ko po muna para kung madisgrasya man ay meron po siyang proteksyon. Ayan. Ayan, may balot na po siya. Nasa gilid nga lang. Pero dahil dito tayo magpo-focus sa pagpapalit ng busing, ay ilalagay muna natin siya sa isang tabi. Okay? May ayong maalikabok. Ayan. Salamat, Daddy at mga newbie na nagtsatsaga na antayin na matapos to. Ito po yung pinaka-bonus ninyo. Napakadali po. Huwag po kayong matakot pag ganitong busing o retainer ring yung inyong mabangga.
o masasagupa. Okay? Tutulak ko lang muna siya. Anything na pwedeng makapagtulak po dyan, ay pwede nyo pong gamitin. Yun, narinig nyo po yun. Natanggal ko na po siya. Natanggal ko na po siya. Ayan o. Yung kanyang busing na tuyong-tuyo na. Okay, ito yung pamalit natin na bago. Paano ba yung paglalagay ulit? Okay. Sharing is caring. Ito na naman. Ating pakita sa inyo. Itatayo lang natin yung mga, yun o, yung mga bulaklak niya. O retainer ring niya. Gamit kayo ng dalawang long nose. Ayan. Hindi po natin maiwasan na hindi masaraduhan. Maliit po yung area. Basta pag nakita nyo na po yan sa actual to, mararamdaman nyo po yung sinasabi ko na ibabangon lang. Ayan, sumusunod po siya ng kanya pagka ibinangon. Ayun, pumukadkad na po. What? Kulang pa sa kabilang side. Ayun, oh. Yun, narinig nyo ba? Yan ay katunayan na pumapayag na siyang ibukadkad. What? Ayan. Kusa na po siyang bumubukadkad. What? Yun. Nakabuka na po yung kalahati. Eh. Siyempre, hindi po yung papasok yung busing dyan. Ayan. Kita nyo ba yan? You know. Yoo-hoo! Ayan. Try natin na ipasok yung busing. Ay, kulang pa po. Ayun. Lumusot na. Pero nakatagilid. You know. Siyempre, iayos natin yung lagay. Kasi hindi naman natin mailalagay yung ano mamaya. Hindi natin mailalagay yung ating you know. Hindi natin mailalagay yung rod mamaya, di ba? Kaya katulad niyan, hindi po maipasok, Mr. Recontech. Meron lang po nakaharang na dalawa. At ilang po ibabangon ng bahagya. Yan. Tapos, pwede na natin itatayo yan. Yun. Napakalambot po. Yan. Tapos, pag nailagay na natin ng patayo, pwede natin ibalik. Yun. Balik na nga agad. Walang kabagay-bagay ang pagbabalik. Yan. Galawin natin. Kung nagalaw pa. Ayun, no? Sikip na, oh. Ayaw magalaw. Kamay. Yun. Tigas. Ayan, tigas po. Ayan. Ayan. Ganun lang po kasimple, mga newbie at mga daddy, yung pagkakabit ng busing ng ganitong retainer ring. Ayan. Diba? Kaya huwag po kayong matatakot. Binibigyan ko kayo ng lakas ng loob kasi pag nasa actual na po kayo, mararamdaman nyo po yung paggalaw ng retainer ring. Pagka binubukadkad po na ganun ay kusa po siyang ngumanganga. What? Kusang ngumanganga? Okay. Kulang tayo ng langis. Yung kabila, punong-puno ng langis. Akin lang pong inaayos yung kanyang bulak para mag-penetrate po siya dun sa loob. Ito naman kabila ay lalagyan din natin ng langis dito. Dito. Pati lalagyan po din yan. Yun. Ito po kasi yung pinakabuhay ng busing natin. Langis siya po yung nagkukul down dyan. Habang nagkikiskisan yung dalawang bakal, ay umiinit po talaga sa dyan. Kaya ang kagandahan po, sa casing na aluminium. Ito po, yung casing na to. Yan, kasama po yan sa pag-init pero siya yung mabilis na magpa-cool down. Aluminium kasi yung material niya. Madaling mag-fade away yung init. Di tulad po nung lata. Matagal po yun, ano eh, mawala ang init kaya mabilis naman matuyo ang langis.
Okay, yan na po. Antayin lang natin na mag-dip in. Yan. Yung langis hanggang sa mag-penetrate lang po siya dun sa pinakabulak. Antayin natin na mga 15 minutes, 10 minutes, mga ganon. Hayaan natin na malasap niya o manamnam niya yung langis. Okay? Tuwang-tuwa na naman yung mga new viewers ko. Nag-success na naman tayo sa ginawa natin. At may 4B analysis pa na ginagawa si Recantech. Actually, 5Y po yun eh. Ginawa ko lang na Tagalog version. 4B na lang. Yun yung Y. Diba? Bakit ayaw umandar? Why? Ganun. Puro why. Kaya bakit? Bakit ayaw umandar? Putok ang thermal fuse. Bakit pumutok ang thermal fuse? Natuyuan ng langis. Bakit natuyuan ng langis? Ganun. Yun yung why analysis na magka-come out tayo doon sa root cause. Pinakapuno talaga ng problema. Ngayon, ang pinakapuno ng problema ay capacitor. So may magagawa ba tayo sa capacitor na hindi siya masisira? Yun yung mga tinatawag na hindi natin control. Non-controllable. Kasi end of life na nung material. Kaya wala tayong magagawa. Kundi mag-replace tayo. Yung frequency ng pagpapalit ng capacitor ay hindi po natin masasabi. Run to fail naman ang tawag dyan. Magkakaroon lang tayo ng signs na siya ay malapit ng palitan. Ayun, yung mga mabagal umikot. Ayun, yun yung mga sign na capacitor issue na siya. Meron din namang mabagal umikot na maganit yung bushing kasi nga tuyo na yung bulak. Kaya mabagal din umikot. Hindi naman capacitor ang root cause. Mga ganun ba? Pagka malubay naman yung rad mo o LC mo, napakalubay, tapos ayaw umikot, yun, pwedeng capacitor po yung root cause. Okay na po, habang nagpapa-sip-sip ng langis yan, ay atin nang lihain yung kanyang rad. Ito po, at napakadumi. Atin din pong i-recondition yan. Ito na, tingnan natin uli. Ayan, napakalinis na po. Ayan. Ayos pa. Napakalinis pa. Ito na yung anyang, ewan ko ano tawag dito, air cooler, LLC. Ayan. Tapos ito, kanyang LLC. Lagay na natin, mga dad, mga newbie, akin na pong ilalagay, ay assemble natin. Ayan, ayan na po. Smooth naman na pumasok. What? Smooth na pumasok. Ayan na, then ito yung ating marking. At ilang hahanapin yung kanyang kamarking na tapat. Ito yung ating motor. Ito po. Ito yung marking naman. Natatandaan nyo pa ba yung nilagay natin noong una na may marking? Ayan po. Mr. Recontech, hindi namin makita. Nga naman, no? Ayan, ikabit ko na. Yon. Ryan, lumusot na ito. Capacitor. Lumusot na siya diyan. Hinay-hinay lang po ang galaw para hindi po tayo makadagdag ng sira. Ganun. Malapit na tayo sa katotohanan. Huwag po tayong masyadong excited. Ma. Lalagyan ko lang po ng tornilyo, ha. Ito. Yan. Para wag mainip, katulad ng sinabi ko, ay pass forward na lang tayo. Ayan, sa pagbabalik, nakompleto ko na yung apat na tornilyo dyan. So, capacitor naman, gearbox naman ang aking i-install. Yan, paganto.
Tapos, pag na-install ko na to, gearbox niya ay ihihinang natin yung i-resolder natin yung capacitor, yung medyo professional naman na pagkasoldo. Ayan, dyan po nakalagay ang capacitor. Ay naku, delikado po, nakadikit po dun sa bakal. Oh, nakadikit po talaga, delikado. Lalagyan natin po yan ng shrinkable tube mamaya para mayroon po tayong protection. Itutulak ko po yung shrinkable tube para safety po. Ayan, ayan, nailagay ko na. May balot na siya. So, hindi na po siya nakakatakot na masagi sa body. Tapos, medyo shrink natin yung duluhan para hindi po matanggal. Ayan po. Ayan. Then, mag-proceed naman tayo dun sa kabila. Dahil kapos po yung wire natin dyan, ay kukuha tayo ng proper wiring. Ayan. Kung wala kang proper wiring, may sirang wire na po ito, pwede po tayong kumuha dito. Katingin natin yan kasi sira naman na ito, ay pwede na natin yung kuhaanan ng wire. Next, paano naman natin ito idugtong dito? Yun o. Dapat natin maidugtong dito. Ayan. Pinagtadhana na sila na. Tapos lagay natin yung shrinkable tube hanggang sa tumawid siya doon. Okay. Then saka natin hapitin. Ayan, shrink, magsi-shrink na siya. Yun. Safe na po tayo diyan. Okay? Lalagyan na natin ng shrinkable ito. Pwede ba 'to ihinang? Lalong mas maganda po kung ihihinang natin yan. Inagdugtungan yan. Lagyan natin ng tingga. Lagyan natin ng shrinkable tube. O di kaya ay ito. Yon. Pwede. Timpong pahapitin. Ayon. Yan. Yon. Pwede na. Lagay natin ng tie wrap. Harnessing. Harness tayo dito. Lagay natin ng harness yan. Ito. Ayan. May harness na po siya. Ayan yun. Next, dito. Para hindi po nakabuyang-yang yung wire dito. Pwede natin yan naglagyan ng harness dito, tie wrap. Ito, pagsamahan natin yung dalawa. Tapos na. Then, ito po, lagay natin yung selector switch. Ayan. Yun. Final testing, mga guys. Final testing without yung LEC. Ayan. Iikot na ba yan? Lagyan natin ng indicator. Pengin ng indicator dyan. Maraming salamat uli mga subscribers at viewers ko na nagantay na matapos. Ayan pong ating indicator. Pwede na ba yan? Pwede na. Tapos atin ng pa-plug in. Plug in na natin. Tingnan nyo na lang kung anong reaction, mga guys. Akin ang ipa-plug in. Number 1. 1 nga kaya. Yon. Gumalaw na. At umiikot pati katawan. Ayan, tinanggal ko muna yung kanyang pag-ikot para masaya. Lagyan natin sa 1. Yon. Number 2. Wow. Number 3. Yun! Nag-work na po. Zero. Yan, ang ganda pa ng lubay niya. Oh. Ganda ng lubay niya. One ulit. Yan, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay may natutunan kayo sa pagre-repair sa electric pan na ito. Mitsu electric pan. Kung may natutunan ka,
ay huwag mo namang kalimutan na mag-subscribe sa Recontech channel para matulungan mo rin si Recontech. Kasi habang nagsusubscribe ka kay Recontech channel ay mas marami ka pang matutunan. Dahil dito sa Recontech ay detalyado ang iyong makukuhang learnings sa pagre-repair ng electric pan. At dahil dyan ay God bless everyone. Bye bye! 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 See ya! See ya! Bye! See you guys later!